Hello guys. So today ang pag-uusapan natin para sa akin ay isa sa mga mahalagang topics na dapat niyong malaman, no, when it comes to analyzing structures. Okay, so isa sa mga pinakamahalagang topics ng structural theory. So ano ba yung topic na pag-uusapan natin? So ang pag-uusapan natin ay tungkol sa idealization of structures. Okay, so ano ba yung ibig sabihin ng idealization of structures? It is important that the structural designer develop the ability to model or idealize a structure so that he or she can perform a practical force analysis of the members. So para lang ma-explain ko sa inyo guys kung ano ibig sabihin ng idealization of structures, no? Take note na kung nag-work ka as a structural engineer, it is important na marunong kang mag-model ng isang structure. O, ibig sabihin, marunong ka dapat, no, i-represent yung isang structure para maging maayos yung pag-analyze mo dun sa structure. I think na medyo magulo yung aking explanation. So ipapakita ko na lang sa inyo kung paano yung idealization structure. So for example, meron kang isang building tapos gusto mong ma-identify kung gaano kalakas yung ibang part ng building na to. For example, ako, no, gusto kong malaman kung ano ba yung magiging deflection nitong beam na ito or ano yung mga forces na nag-act just sa beam. So para ma-analyze ko siya ng maayos, kailangan ko siyang ihiwalay, diba? So that is idealization ang tawag doon. Ihiwalay ko siya and then kailangan kong maglagay ng mga support sa beam na yan. For example, no, sa left side, gusto kong gawin siyang hinge. Tapos sa right side, ay gusto ko siyang gawing roller. So that is already an idealization. So, tawag natin dyan ay idealization of structure. Okay? So, dito sa idealization of structure, meron tayong tatlong klase ng pag-uusapan. So, yung una is the support connections. So, dito sa topic na to, ang pag-uusapan lamang natin ay kung paano i-idealize yung supports. Yung pangalawang topic ay idealized structures. So dito sa pangalawang topic, no, magpa-practice na tayo kung paano i-idealized yung part or buong structure, diba? Ganun lang. And sa third ay tributary loading. So sa tributary loadings, dito natin pag-uusapan kung paano natin nahatiin yung mga loads, para natin ipapasa yung mga loads from topmost to the supporting na mga frames, ganun. So anyway, I know na marami kayong matutunan sa discussion natin na to. Okay? So, una nating pag-usapan nga is yung support connections. Okay. So, structural members are joined together in various ways depending on the intent of the designer. So, take note, no, na kapag ka isa kang designer, then ikaw yung mag-decide dapat sa kung ano yung gagamitin mong mga supports, diba? So, kasi may intention yun. Kung meron ka dapat purpose, bakit mo kailangan? Hindi kasi yun lagay lang. Ah, gusto ko ito ay hinge. Gusto ko ito ay fixed. Gusto ko ito ay roller, di ba? Hindi pwedeng ganun. Kailangan meron ka dapat, pag-isipan mo siya, and meron ka dapat intention kung bakit ka maglalagay ng ganung support, di ba? Meron ka dapat reason. Okay? So, ganun yung pag-design, guys. So, bali, no, there are three types of joints most often specified. Yung pin connection or tinatawag din natin siyang hinge support, yung roller support at saka yung fixed joint. So ito yung tatlong joints na laging na-specify. Okay? Pero take note na hindi lang ito yung mga supports, marami pang iba. Okay? So a pin connected joint and a roller support allow some freedom of slight rotation, okay? Whereas a fixed joint allows no relative rotation between the connected members and is consequently more expensive to fabricate. Okay, so gusto ko lang, no, i-remind, no, about sa behavior ng pin, roller, at saka yung fixed. Yung sa roller, no, yung roller, for example, ito ay yung ating member, tapos itong ating support ay roller, then pwede siyang gumalaw horizontally, okay, or pwedeng gumalaw translationally, pero hindi siya pwedeng gumalaw ng vertical. Bawal yung vertical movement, and pwede rin siyang mag-rotate. So yung bawal lamang sa roller is yung vertical movement. Bawal to. Okay? Pwede mag-rotate, pwede mag-move translation. Sa pin connected naman or sa hinge, no, ang mangyayari is kapag ito yung ating member tapos naka-connect siya, no, ang support natin ay hinge, then
bawal siyang gumalaw translation, bawal gumalaw ng ganito, bawal gumalaw ng vertical, no? Ang pwede lamang ay rotation. So, ibig sabihin, yung both roller at saka hinge ay pwedeng ay pareho sila nag-aalaw ng slight rotation. Wherein yung fixed, kung ito yung member na connect siya sa isang support na fixed, then bawal siya gumalaw sa lahat ng direction. Bawal siya horizontal, bawal siya vertical, bawal din siya mag-rotate. So, ganun. Pero you take note, no, yung fixed is medyo expensive siya, no, when you design a fixed support, no, expensive siya. No, kasi ang dami mong kailangan gawin para hindi siya mag-rotate, no. Ganun. So, yun. Okay, so, para mas maintindihan natin, guys, yung ibig sabihin itong mga support na to. Kasi sa idealization of structure, dapat alam mo, dapat makakapag-decide ka dito kung ang isang support ba ay pin or ito ba ay roller or ito ba ay fixed. Diba? Kasi nga, i-idealize kasi natin yung structure. Ibig sabihin, yung parang katulad nung in-example ko kanina, yung beam ba, pwede tayong mag-assume na hinge, pwede tayong mag-assume na roller yung isang support, pero take note, pinag-iisipan yun sa kung ano yung behavior para makapag-decide ka ng isang support ay pin or roller. Kailangan mong malaman muna yung behavior ng isang support. Ganun. Okay, so tingnan muna natin yung mga support sa real life, sa actual. Ano ba yung itsura ng pin connection? Okay, so sa steel, sa metal, ito yung itsura ng pin connection. So usually, no, for example, meron tayong beam, tapos meron tayong column. Masasabi natin na pin connection siya kapag, for example, ay bolted yung kanilang connection, naka-bolts. No. Bakit? Bakit natin siya tinatawag na pin? Kasi ang assumption dito, kapag ka naka-bolt lang siya, maaari siyang mag-rotate ng slight, no? Yung beam ay maaari mag-rotate slightly about sa support, and ganun din naman yung column. So that is a pin connection. Assumption natin dito ay pin connection. Naka-bolt lang kasi siya. Okay. So mamaya, no, ano yung, so mamaya maihinan nyo kung ano yung difference ng naka-bolt tsaka naka-weld, mga ganun ba. Okay, so ito is a real-life example. Kung nakikita nyo, this is a real-life example of pin connection or hinge support. Okay? So again, it allows a slight rotation ng mga members about the support. Okay, so this is the hinge support, a pin connection pod. Okay? So, kung napapansin nyo, yan na mismo yung symbol natin na ginagamit para sa hinge, di ba? Okay? This is also a hinge support. Sa bridge, usually ginagamit yung ganito. Okay? And then, this is also a pin connection or hinge support. So, pare-pareho lang yung mga yan. Okay, so ngayon, okay, dito na tayo ngayon sa second type ng support, ang roller support. So, ano ba yung itsura ng roller support sa real life? Or ano ba yung itsura ng roller support sa actual? Okay? So, una is tingnan natin itong figure. Okay? So, sa figure na to, obviously, pwedeng gumalaw yung member horizontally. No? Pero naka-fix kasi yung member na yan dito sa may bilog na to or sa may parang drum na to, naka-fix siya such that hindi siya gagalaw vertically. So therefore, no, this is a roller support. So parang ano lang to kasi, tawag dito, mayroong tawag sa niya. Sige lang, hayaan nyo na. Okay, so this is also an example of roller support. Ayun. So nag-aalaw siya ng horizontal movement or translation, pero yun nga yung ano natin, no, yung definition natin ng roller is that dapat gagalaw siya horizontally and pwede siyang mag-rotate pero bawal gumalaw vertically. So ganun yung ating ano ng roller. Okay, so these are both examples of roller. And ito din sa concrete, ito yung ating pwedeng makonsider na roller kapag ka naka-contact lang, parang nakapatong lang yung isang member to another member. So kapag ganyan, di ba yung tawag natin dyan is smooth contacting surface. So actually, yung smooth contacting surface is ina-assume natin siya as parang roller support na sa concrete. So ganyan yung ating pwedeng matawag na roller support sa concrete. Okay? So that's it. Okay, so ngayon naman, pag-usapan natin yung about sa fixed support.
So, ano ba yung itsura ng fixed support sa real life? Okay, so tingnan muna natin sa metal. Sa metal, masasabi natin na ang isang support or joint ay fixed. Kung yung, for example, may beam tayo tapos may column, no, masasabi natin na naka-fix yung kanilang connection kung naka-bolt na siya, naka-weld pa siya, ganun, no? Yung purpose ng weld is to prevent rotation and to prevent translation and vertical motion, ganun. So, sa case na to, no, kung napapansin nyo, no, naka-bolt na siya sa magkabilang side, tapos meron pa rito sa baba, pwede pang lagyan dito sa taas, no, to make sure that the rotation will not be possible. Okay? So, that's the fixed support. Okay? Again, naka-weld. Importante yung naka-weld, pati yung naka-bolt dito sa case na to. Okay, sa concrete naman, masasabi natin that a support or a joint is fixed kung kung yung reinforcement ng beam is extended sa column, katulad nitong nandito sa picture. Okay? Or yung reinforcement ng column ay extended sa beams. Ganun. So, these are pare-pareho silang mga fixed support. Okay? So, this is an example, actually, sa real life ng fixed support. Ito. So, kung napapansin nyo, yung beam ay naka-attach sa wall. And that wall, yung attachment niya, kung titingnan nyo, no, naka-bolt na siya, tapos meron pang mas malaking plate na ano din. So, that, yung purpose neto ng plate na yan is to prevent rotation. So, that is a fixed, no, that is a fixed support. Okay? Okay, so, paano ba natin i-idealize? Paano ba natin i-idealize yung supports at saka yung joints? So, how do we idealize supports and joints? Dali lang guys ha, medyo nahihilo ako. Char, bumpis. Okay, so ang gagawin lamang guys, no, para ma-idealize natin yung support at saka yung joints. Di ba kanina na example nga tayo ng idealization ng part ng building. So ngayon, no, ang gagawin lamang natin para ma-idealize yung support at saka yung joints, all we have to do is papalitan lamang natin ng symbol yung support or joint. Di ba alam na naman natin yung symbol. For example, pin support siya or hinge, then palitan natin ng ganitong symbol, yung ating support. If it is a joint, again, no, yung pagkakaiba ng pin support, yung support at saka ng joint is that yung support, that is, nandun siya sa dulo ng member. Okay? Kung ito yung member, yung support nandun sa dulo. Okay? Yung joint, that is, yung joint ng dalawang members. Kung ito ay member, tapos ito ay another member, tapos ito yung kanilang joint. Okay? Yung connection nila, that is the joint. Okay? So, maaring pin support or pin joint. So, kapag ka pin support, that is, alam na natin yung symbol nun. Kung pin joint, pin connected joint, that is, yung symbol lang natin dun is dot. Dot or toldo. Okay? So, para naman sa fixed, of course, alam na natin to, no? Napurga na tayo sa ganitong klaseng symbol. Tapos, kung fixed connected joint naman, no, ang ginagawa lang na natin is parang naglalagay tayo ng parang slant line dito sa may gilid, no, sa may joint nga. Naglalagay tayo ng slant line. So, yun lang. Okay. Pero in reality, guys, no, in reality, no, all connections exhibit some stiffness toward joint rotation. So, hindi naman talaga perfect na hinge or hindi, wala naman talagang perfect hinge, walang perfect fixed, walang perfect roller, no. So, lahat ng connections, nag-exhibit siya ng konting stiffness, no, toward joint rotation. So, maaaring mag-rotate talaga, no? Kahit anong mangyari, maaaring magkaroon siya ng konting rotation owing to friction and material behavior. So, in this case, yung more appropriate na model for the idealization nga ng support might be this symbol. So, ito yun. So, ito yung usual na ginagamit. So, for more accuracy ba, for appropriate, more appropriate. So, kung sa support, naglalagay tayo ng value ng K, okay? Kung sa joint, ganun din, okay? Ang tawag natin sa joint na yan, sa joint is torsional spring joint, sa support, torsional spring support, okay? So, ano ba yung K na nandyan? Take note na if the torsional spring constant, ito na yung K. Yung K dito is the torsional spring constant. Kung yung K dito is equals to 0, then the joint natin is called a pin.
if the torsional spring constant na K is equals to infinity, then the joint is called fixed. So, ganun lang yun, guys, no? Ganun. So, actually, yung K natin usually is between 0 and infinite. Ganun yung ating values ng K. Anyway, matutunan na nyo yan, natin yan, kapag tinitch natin yung mga methods of deflections. May mga K kasi doon, methods of deflections. Okay, so example tayo, guys, no, para sa susunod na ano natin, sa idealization nga ng structure. Example tayo. For example, itong ating beam, this is the actual beam. So, sa point A, so yung ating beam is beam AB, tapos meron tayong concentrated load sa may gitna, which is, sabihin natin, this is a force P. Sa point A, so kung nakikita nyo, yung point A natin dito is bolted siya sa wall or whatever, this is column or whatever, okay? So bolted siya. So again, ano nga ulit yun kapag ka-bolted? That is pin support. Okay? Kapag ka naman, ito naman sa may support B natin, take note, para lang siyang nakapatong dito sa may girder sa may point B. So kung nakapatong siya, ang magiging behavior niya is parang roller. So ibig sabihin, kung i-idealize natin ito sa may point A ay magiging hinge, okay, or pin support, sa may point B ay magiging roller. So that is how we idealize nga yung ating supports, okay? So dito nga tayo, okay, so before we proceed to the next topic, gusto kong sabihin lang, no, sa inyo, guys, that it is important for a civil engineering student na ma-memorize yung lahat ng klase ng supports sa coplanar structures, no, kasi these are very important when you analyze nga yung mga structures. So madami to. So ito yung nasa 1, 2, 3, nasa Hibbler 2 na book. Kinuha ko lang ito doon sa Hibbler na book. So meron tayong cables, meron tayong rollers, rocker, ganun, smooth contacting surface, a smooth pin connected collar, a smooth pin or hinge, slider, fixed connected collar, at saka fixed support. Ganun. So you have to memorize yung type of connection, ideal symbol, the reaction, at saka number of unknowns. No? You have to remember that always, no? Lalo na civil engineering students kayo. No? I know na yung mga nanonood lang sa akin ay mga civil engineering students. So, ayun. So, let's now proceed to, tapos na tayo ng support connection. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga idealized structures. So, paano ma-idealize? So, kanina, ang pinag-usapan natin is paano mag-idealize ng support. Ngayon naman, sa buong structure na tayo or parts ng structure. So, example, eto. So, ang tawag natin dito is jib crane and trolley. Okay? So, ano yung ating, so pag ina-idealize natin to, ano yung ating mga, okay? Ano yung ating gagawin? Okay, so tingnan natin yung, wait lang ha, guys. Okay. Okay. So, ayun. Okay, so i-analyze natin itong ating figure. I-analyze natin itong ating figure. Okay, so yung support A natin, ayun natin ha, kasi para mas ma-idealize natin to. Itong support A, meron tayong eto at saka eto. Anong gamit nito? Okay. Ang gamit niyan is to prevent rotation. Okay? And also to prevent translation, so movement. So bawal siyang mag-move sa ganitong direction, bawal din mag-move yung poste sa ganitong direction, and yung poste will not be able to rotate about the support, hindi pwedeng umikot. So therefore, ito ay matatawag nating fixed. So ito ay fixed. Okay? How about this joint? Okay. Itong joint naman, meron siya neto. Okay? So same lang yung behavior neto dun sa may baba. So again, it will prevent translation, rotation, and vertical motion. So therefore, itong joint na to is also fixed. Okay? So fixed.
So kung fixed siya, then ang dapat nating ang mangyayari kapag ina-idealize natin siya ay magiging ganito. Okay? So this is the symbol for fixed. Ayun. Ito is the symbol for fixed. Tapos yung ginagawa natin is that yung beam is ginagawa nating line lang, pati yung column. Tapos of course, meron tayong force F dito. Okay? So madali lang naman guys na yung pag-idealize ng isang home structure. Okay? So ayun, so let's move. Okay, so yan yung kanina. Okay, so how about this structure? Okay, so ito is actually a building floor. Okay, so sa building floor na to, mapapansin natin, yung slab is being resisted by the joists. So, madaming joists. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka joists. So, meron tayong limang joists dito. Ito yung first. Ayun. Ito yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Okay. So, take note lang guys, no? Di ba nga sabi natin kanina, masasabi natin na pin-connected yung isang joint, no, sa steel kapag ka naka-bolt lamang siya. And masabi natin na fixed connected yung joints ng mga steel, di ba? Sa steel ba? Kung naka-bolt, tapos naka-weld, di ba? Naalala nyo yun, no? Sa case na to, since hindi sinabi na kung naka-ano siya, naka-bolt or naka-weld, no? Take note, ang gagawin naman is pwede naman natin siyang i-assume na lang muna as simple support. No? Usually kasi kapag ka, steel na material yung ginamit, structural steel, we usually assume simple supports. Unless sabihin sa plano or yung connection nga, unless ano natin sa connection na naka-weld siya tapos naka-bolt pa siya, naka-fix siya, ganun. So sa case na to, we can assume it is safe na i-assume natin na this is a simple support. Tapos sa kabila is also a simple support. So we can assume that this is a hinge, this is a roller. Hinge, roller, hinge, roller, hinge, roller. Same po dito sa girder. Diba? Take note, sa case na to, yung slab is being resisted by joists. Yung pumapasan sa slab ay yung joist. Yung pumapasan sa joist ay yung girder. Yung pumapasan sa girder ay yung column. So, same with sa girder, we can assume that this is a simple support and simple support din to. Unless, again, unless makita natin yung plano na fixed connection siya. Okay? So, ganito yung ating pag-idealize ng frame. Okay? I hope you can see the what? Okay? So, ganito yung ating pag-idealize ng frame. So, ito yung ating mga, ito yung poste. Ayun, ito. Ito ang mga symbol na to. I-beams. These are the columns. Tapos, ito yung ating girder. Ito yung girder. Girder. At ito din yung girder. Samantalang ito, ito yung mga beams. Okay, mga beams. Ah, lima yan sila na beams. Ito, 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 at saka ito. Okay. So, kung napapansin nyo guys, no, yung ating beams ay hindi, no, meron tayong space dito papunta sa may, dito sa may gilid, no, kasi yan, ibig sabihin ng space na yan, okay, ay simple support siya. Ito ay may space, so simple support. Ito ay may, wait lang guys ha, pag sinabi natin simple support, that means hinge or roller support, yung support, okay. So, ayun. So, kung napapansin nyo, lahat na nandito ay may space. No? Pati yung girder, may space siya sa papuntang poste. Ayun. Kasi nga, we are assuming that as a simple support. Okay? So, ganun lang guys. No? Kapag ina-assume natin na it is a simple support, then we can just provide space sa katabing member. Okay? So, what if hindi siya simple support? What if na this is fixed already. Kung fixed siya, all you have to do is i-connect. Parang katulad nito, oh, may connection na, di ba? So, all we have to do is to connect. Ching, ching. Ayun, ito ay dapat na-connect dito. Connect, connect. Ayun, para sure na it is a fixed. Okay? So, ano ba yung mangyayari, guys, kapag ka-fixed connected? So, for example, this is a fixed connected beam. Okay, malaman naman natin if it is fixed connected kasi okay, again, no, naka-bolt na siya, tapos meron pa dito sa baba, meron pa dito sa taas, ganun. Kasi yun yung mag-prevent ng rotation ng members about the support. So, ganun. So, again, kapag ka-idealize natin siya, no, dapat ay connect
fed siya dito sa may dulo. Ito yun, no? Dapat walang space. Okay. Okay, meron pa itong isang example, guys. That is fixed connected na overhanging na beam. Okay? So, since fixed siya, then connected yung ating poste dito sa may beam. Okay? And dito din, connected. Walang space. Okay? So, madali lang naman siya, guys. So, I hope na nakakaintindihan tayo. Ayan. So, again, no? Yung pag-idealize natin. Pero take note, no? Kapag hindi mo nakita yung plan or nag-assume ka na, kapag ka-steel, i-assume mo na siya na simply supported. It's fine, no? It's a reasonable na assumption. Okay? Ayun, kapag ka-fixed, no? Kailangan natin i-connect yung ating mga lines. Ayun. Kapag ka-fixed. Okay. So, ngayon, no? Tapos na tayo sa idealized structures. So, pag-uusapan natin na ngayon ay yung tributary loadings. Okay. So, ano ba itong topic na to na tributary loadings? Okay. So, okay, actually, no, yung tributary loadings, meron na kayong idea nito, no? Kung naalala nyo, no, nag-solve ta kayo ng problems, tayo ng problems sa dead loads at saka sa live loads. So, actually, no, may kinalaman nyo yun sa tributary loadings. Di ba, yung binagpapasa-pasa natin yung load, no, galing sa slab, pinasa natin siya sa beam, pinasa natin siya sa girder, ganun. So, that is tributary loading. Okay, so yung tributary loading na tinatawag natin is yung paghati-hati ng load, no? Lalo na kung, for example, isang buong structural member. For example, isang slab. Okay? Paano natin nahatiin yung load ng slab papunta sa beams and so on and so forth. So, that is tributary. Okay? So, when flat surfaces such as walls, floors, or roofs are supported by a structural frame, it is necessary to determine how the loads on these surfaces is transmitted to the various structural elements used for their support. Okay? So, bali, no? Sandali lang, guys, ha? Explain ko lang, no? So, sabi nga natin kanina, yung pag-uusapan natin kasi, yung usual kasi na pinag-uusapan sa tributary loadings is yung mga flat surfaces. Katulad ng walls, mga flat man yun, no? Floors, slab, yung roof, no? Okay? Pinag-uusapan natin dito kung paano trina-transmit or paano sinisend, paano napapasa yung load papunta sa supporting na structural elements. So, meron tayong dalawang ways. There are two ways para mag-transmit ng loads from flat surfaces. Yung una is tinatawag nating one-way system and yung pangalawa is tinatawag nating two-way system. So, I know you are familiar with this too kasi di ba, kung naalala nyo, merong dalawang klase ng slab. That is yung one-way slab at saka yung two-way slab. So, ayun. So, pag-usapan natin silang dalawa. Okay. So, unahin muna natin yung about sa one-way system. Meron tayong tinatawag na one-way slab. Okay. So, ano bang ibig sabihin kapag sinabi natin ang isang slab is one-way? Okay. So, a one-way slab is a slab or deck that is supported such that it delivers its load to the supporting members by one-way action. So again, yung pag-deliver ng load mula sa slab papunta sa supporting members ay one-way. So one-way yung one-way action. Okay, so mamaya mas maintindihan nyo siya kapag ka, ano natin. Okay, so paano man natin? So siguro ang tanong na lang dito is, paano natin malalaman kung ang isang slab is one-way slab? So, all we need to do is to divide L2 sa L1. Tapos, kung yung L2 over L1 natin is greater than 2, then the slab will behave as one-way slab. Okay, so ano ba yung ibig sabihin ng L2? Ano ba yung ibig sabihin ng L1? So, tingnan nyo yung figure na to, guys. No? Yung L2, take note, yung L2 ay yung longer dimension. Lagi yan. Yung longer dimension is yung L2, and the shorter dimension is yung L1. Okay? So, kung yung longer dimension divided by the shorter dimension is greater than 2, the slab will behave as one-way slab. Okay? So, yeah, tingnan natin ito, guys. Itong figure na ito. So, yeah. What do you think? Is this a one-way slab or is this a two-way slab? Okay. So, para lang maklaro natin, no? Kapag ka nag-design ka ng one-way slab, ganito lagi yung design. Okay? Yung floor is
yung bumubuhat sa floor or sa slab is yung mga beams, ito yon, or tinatawag natin siyang floor joists. Tapos yung bumubuhat sa floor joists ay yung girder, okay? Tapos yung bumubuhat sa girder ay yung columns, mga poste. Okay? So ganyan lagi kapag ka nagde-design tayo ng one-way slab. Okay? Pero para klaro tayo, para alam natin kung one-way slab talaga siya or two-way slab, kasi ito yung sinasabi ko guys, no, ang ibig kong sabihin guys is usually kapag ka nagde-design tayo ng one-way slab, ganito yung itsura. Pero it's not necessarily na magbe-behave talaga siya as one-way slab, no, kasi baka kasi two-way slab yung kanyang behavior, pero ganito yung design. Now take note, kahit ganito yung design, pag two-way slab siya, iba yung kanyang magiging behavior. Okay, so tingnan natin, no. I-compute natin ngayon kung ito nga ba is a one-way slab or ito is a two-way slab. Sandali lang guys, ha. Ah, okay. So, tingnan natin. Okay? So, sige nga. Sige nga, paano nga natin ulit malalaman kung it is a one-way slab? So, para malaman natin na it is a one-way slab, then we need to divide, okay, L2, divide natin yung L2 sa L1, okay? Then kapag naging greater than 2, then that is a one-way slab. Pero kapag ka naging less than 2 or equal than 2, that is automatically two-way slab, okay? So L2 natin, take note, is the larger dimension or longer dimension. So sa case na to, dalawa lang yung dimension natin. Ito yung isang, ano natin na, so ito yung ating larger 10, okay, ito yung ating shorter 5. Hindi yung buo, no? Take note, hindi yung buong dimension na to yung kukunin natin. Yung kalahat, yung ito lang. Kasi ito man yung distance, ito man yung support natin. Ito, okay? So, isang ganito lang yung ating kukunin, okay? So, L2 natin is 10 and L1 natin is 5. So, this is equals to 2. Okay, so is this now a one-way slab or this is a two-way slab? Again, sabi natin, masasabi natin one-way slab, ang isang slab kapag yung L2 over L1 is greater than 2. Take note, this is just equal to 2. So, hindi siya greater than 2. So, therefore, this is not a one-way slab. This is a two-way slab. Okay. Para lang klaro tayo. So, two-way slab siya. Okay. Pero para lang, since yung topic pa lang natin is one-way slab, para mas magkaintindihan tayo guys, no, ay gawin natin siyang one-way slab. So, sabihin natin this is 10. Pasobrahan natin, 10.5 feet. Okay? So, kung 10.5 feet siya, okay? So, ang maging L2 natin dito, of course, divided over L1, magiging 10.5 divided by L1 ay 5 feet pa din. So, this will become equals to 10.5. Sandali lang guys, magka-calculator ako, divided by 5. This is 2.1 yata, no? Okay, 2.1. Okay, 2.1. So, this is greater than 2 and therefore, this is one-way slab. Okay. So, kung one-way slab siya, guys, para lang, ano, para sa tributary loading, no? Di ba na-discuss natin, di ba ganitong mga problem yung sinold nyo sa coursework natin, di ba? Yung mga ganito. So, take note na yung pagkakahati-hati ng loading sa one-way slab is kalahati sa may katabi, kalahati sa may katabi ng slab. Okay. So, for example, we are going to analyze sa CD, yung CD. Okay. Kung i-analyze natin yung member CD, ito yung member CD, ano natin ha? Ito yung ating member CD. Okay? Ito yun, yung member CD. So, para sa tributary area ni member CD, papasanin ni CD, ni itong beam na to na sa CD, papasanin niya yung kalahati ng slab, papuntang katabing beam. And yung kalahati ng slab, papuntang katabing beam sa may kabila. So, ibig sabihin, ito yung buong nire-resist na weight ng slab ni CD. Okay? I don't know kung nakikita nyo guys. Ito yung guys. Itong naka-red. Yan. Okay. So, ibig sabihin, kung si AB lang yung ika-consider natin, yung si AB, ang nire-resist lamang niya na load ay itong part na to ng slab. Ito. Itong part lamang siya ng slab. Ito. Samantalang si EF, ang nire-resist lamang niya is itong part lamang, kalahati lang. Okay?
So may pick, kumbaga, kung mga tao yan sila, itong tatlong mga beams na to, kung mga tao yan sila, yung pinakamalaking ambag sa pagbubuhat ng slab ay yung nasa gitna ng slab, ay nasa gitna ng beam, si CD. Okay? Kasi nga, binubuhat niya pa yung kalahati sa may kabilang side, binubuhat niya pa yung kalahati sa may kabilang side. So, yun yung ating quad. Okay, so again, no, si C, beam CD, ito yung kanyang tributary area. Ayun. Tapos si beam AB, yung kanyang tributary ay ito. Ayun. Tributary area ay ito. Okay, so take note, this is a steel, no? So again, kapag ka steel, we can just assume that it is simply supported. So, kaya meron tayong nakikita ang space dito. Space dito, dito, at saka dito, at saka yan. So, yun guys. Okay? So ngayon, kapag ka i-analyze natin si beam CD, diba yung sa inyong coursework, kapag ka i-analyze natin si beam CD, yung kanyang i-resist na load is yung sa dead load ng slab, ito yun, okay, uniform distributed load, live load ng slab, uniform distributed load din yun, and yung sarili niyang weight, which is also uniform distributed load. So, ganito yung ating magiging idealized beam kapag ka nagkaganon. Okay? Okay, so how about kay member AE? Ito yun. Ito. Okay. So, sa member AE naman, of course, ang mga forces na mag-a-act dun is yung reactions, di ba? Nga, yung slab is directly connected sa beam AB, CD, at saka EF. So, yung nakakonect, yung nakakonect directly kay girder AE ay yung mga beams AB, CD, at saka EF. So, ibig sabihin, no, yung ating mga reactions galing dun sa tatlong beams na yun, yun yung mag-a-act sa AE. Ito na yun. Okay? So, yun lang guys. So, madali lang naman i-analyze kapag ka one-way slab. O, maaaring magkaroon pa to ng uniformly distributed load, guys. Dahil sa, ano ba? Dahil sa dead load ng beam, ng girder AE. Kung kasali siya sa ating analysis, kailangan pa natin siya maglagay uniformly distributed load dito. Ito is actually reactions lang siya galing sa beams A, B, C, D, at saka EF. No? So, yun. Okay? So, may mga cases. Okay, so, wait lang ha. Okay. So, balik muna tayo dito sa ating PowerPoint. Ayun nga, no, guys. So, ganun lang yung pag-ate-ate kapag ka one-way slab. Ayun. Kapag ka two-way slab naman, so pag-usapan natin yung two-way slab. So paano ba yung arrangement kapag ka two-way slab yung isang system? So let us first define, ano ba yung two-way slab? So two-way slab is a slab or deck where load is assumed to be delivered to the supporting beams and girders in two directions. So again, no, this is in two direction yung ating pag-transmit ng mga loads, no, from slab papunta sa mga beams at saka sa girders. Okay. So, masasabi natin na yung isang slab is a two-way slab if yung L2 over L1 natin, that is yung longer dimension divided by shorter dimension is less than or equal to 2. No, again, kapag yung ating L2 over L1 is less than to 2, then the slab will automatically behave as two-way slab. Okay. So take note, no guys, kapag ka yung slab is a two-way slab, yung ating design usually doon is that yung beams at saka yung girders ay same elevation. Parang katulad netong nandito sa ating PowerPoint, no? Same elevation yung ating pan. Pero again, kahit pa same elevation, kasi ang iniisip ng mga estudyante, pag nakakita sila ng slab, tinitingnan agad nila yung support kung yung beam ba at saka yung girders ay same elevation. Pag yung beam at saka yung girders same elevation, ginajudge ka agad ng mga students na it is a two-way slab. Kung hindi sila in the same elevation, meron tayong mga joist or beam tapos nakapatong pa siya sa girder, yung sinasabi agad ng students, ay one-way slab, automatic. No? Pero, hindi guys. No? Kasi kahit anong man yung itsura ng mga support na yun, magka-level man sila or hindi, no? Okay, kailangan nyo pa ding i-compute yung L2 over L1 tapos i-compare sa 2. Again, kapag ka greater than 2, that is one-way slab. Kapag ka less than or equal to 2, that is two-way slab. Regardless of sa support, regardless sa support kung magka-level pa sila or hindi. No? Kasi maaari naman kasi hindi sila magka-level pero nagbe-behave siya as two-way slab.
Or maaaring magka-level sila, pero nag-behave siya as one-way slab. Ganon yan. Okay? So, sige nga, no? Sa case na to, let us find out if this is a two-way slab or one-way slab. Nasaan na yung ating finger? Ito, ito. Okay? So, sa case na to, okay, again, kailangan natin i-compute yung L2 over L1. So, ayun. Wait lang, guys. Okay, so, compute natin L2 divided by L1 is equals to, L2 natin dito is the longer dimension. Pero sa case na to, same lang, pareho silang 10 feet. So, 10 feet yung ating L2. Okay? L1 is obviously 10 feet din kasi dalawa lang naman silang dimension. So, this is equals to 1. Okay, take note that 1 is less than 2. Diba nga, ang ginagawa natin kapag ka nag-compute na tayo ng L2 at saka L1, L2 divided by L1, ay kinocompare natin siya sa 2. So, since this is less than 2, then therefore, this is a 2-way slab. Okay. So, paano ba yung paghati-hati ng load sa 2-way slab? Kasi nung kanina, sa 1-way slab, kung naalala nyo, yung mga tributary area natin ay kalahati sa kabila, kalahati sa may kabila. Okay? Yan nun yung ating paghati-hati ng load. Yun yung tributary area. Okay? So, dito naman sa 2-way slab, ganito yung paghati-hati. Since this is a 2-way slab, okay? So, since this is a 2-way slab, pansinin nyo itong, ano guys, itong CD na beam. Itong CD na beam, okay, itong BD na beam, itong AB at saka AC, no, pare-pareho sila. Yung paghati-hati natin ng load dito is magdodrawing tayo ng 45 degree line mula dito sa joint na to, papunta dito, ayun, 45 degree na line. Ayun. So again, this is 45 degree. Tapos, 45 degree na line. Ayun. Okay? So ibig sabihin guys, eto, ito, itong drawing natin na line, ito yung hangganan ng nire-resist ni CD. So, ito yung nire-resist na slab part ni CD. Kumbaga, kung natutulungan sila na magbuhat na itong slab, ito yung kanyang naitutulong. Ito yung nabubuhat ni CD. Kay BD naman, yung nabubuhat niya ay ito, drawing ulit tayo ng 45 degree. Ito yun, 45 degree line. So, ito yung binubuhat ni BD. Tapos, yung binubuhat ni AB, ito yung AB, no? Binubuhat niya ay ito. And binubuhat ni AC ay eto. Okay? So, sa case na to, since pareho man ng dimension, 10 feet by 10 feet, so pare-pareho sila ng binubuhat na load. Hinahati-hati nila ng 45 degree line. Okay? So, ganito. Okay, so sige nga, tingnan natin. Kung i-analyze natin si AB na beam, ano yung ating magiging loading dyan? Is it concentrated? Obviously, hindi concentrated yung load, di ba? Hindi siya uniformly distributed load. Kasi pag sinabi natin uniformly distributed load, all throughout the length, pare-pareho sila ng, pare-pareho ng load, di ba? Sa case na to, kung i-analyze natin si AB, no? Si AB, zero yung kanyang nire-resist sa may point A, zero yung nire-resist niya sa may point B, pero mabigat yung nire-resist niya yung may sa, malapit sa gitna. Dito sa may malapit sa gitna ni AB ay mabigat kasi nga, ito yung kanyang nire-resist, no? Triangular. Dito, 0, 0. Dito yung mabigat. Na, kumbaga, kung tao lamang to si AB, sa may chan siya nakakaramdam ng sakit. No? Kasi nga, mas malaki yung binubuhat ng chan compared sa may A at saka sa may B. No? 0 na yung kanyang resist doon. Okay? So, ibig sabihin, triangular load, obviously, yung ating magiging result nito, no? So, si AB ay triangular load. Kung napansin nyo, guys, yung support natin dito sa idealized beam is fixed, no? Kasi this is a concrete na structure. So, di ba, sabi nga natin kanina, no, usually kapag ka-concrete, that is fixed na support. Ganun. Usually, kapag ka may naka-extend na reinforcement from beam to column, from column to beam. Okay, so that's it, guys. Ayun, so may mga cases naman. Okay? So again, no, paghati-hati natin is nagko 45 degree kapag ka-slab. May mga cases naman na ganito, guys. So, if, for example,
Wait lang. Okay, so again, no, yung pag-ati-hati natin dito is para sa two ways love, no, pag-ati-hati natin ng load, that is tributary loading, is tago 45 degree na line. Okay, drawing lang tayo ng 45 degree na line from joint papunta sa may, kung saan aabutin yung 45 degree. Okay, so sa case na to, nag-meet yung ating line sa may gitna, no, kasi same man ang dimension, take 10 feet. Okay, so ang nangyari dito is triangular load yung atin loading sa beam. Sa beam AB, sa beam BD, CD, at saka AC. Pare-pare sila triangular yung loading. Okay, so how about this one, guys? Okay. So, sa case na to, okay, sige nga, i-compute natin, is this ba a two-way slab or is this a one-way slab? So, sige. Let's compute. Okay, ito tayo. So, assuming na hindi pa natin alam that it's two-way slab, sige nga, i-compute natin, L2 divided by L1. L2 divided by L1. Again, yung L2 natin dito is the longer dimension. So, sa case na to, dalawa lang yun naman natin dimension. Yung 15 at saka yung 10. Okay? So, this is 15, yung ating L2 kasi longer dimension yun, divided by 10 feet. So, this is equals to 1.5. And take note, 1.5 is less than 2. So, therefore, this is a 2-way slab. Okay? So, again, kapag a 2-way slab, all we need to do is mag-drawing ng line from point A, 45 degree, from point C, 45 degree, from point B, 45 degree, from point D, 45 degree. So, ito yung nangyari, guys. So, ang ibig sabihin, guys, kapag in-isolate natin or in-analyze natin, gumawa tayo ng idealized structure para kay beam AB, okay? Ang lalabas nating load dito will be trapezoidal na load, no? Kasi nga, sa point A, zero yung resist na load ni point A, pati din sa point P. Tapos, pabigat ng pabigat mula dito sa point na to hanggang dito sa point na to. So, that is nga a trapezoidal load. Okay? How about kay AC? Okay. Kung si AC, o di kaya si BD, no? Pareho silang triangular load yung lalabas. Diba? Kasi nga, obviously, dito, nakikita naman natin that this is triangle. So, ang lalabas, kapag in-isolate natin or nag-idealize tayo ng beam kay AC, no? Nag-idealize beam tayo kay AC, then ang lalabas is triangular load. Parang katulad nung kanina. Okay? So, that's it. Ayun. So, ngayon, no, ay pag-usapan natin. Wait lang. Okay? Okay, so meron tayong example problem. I-discuss natin siya. Okay, so babasahin ko muna yung problem, guys, ha. Okay, so the problem is, the steel framework is used to support the reinforced stone concrete slab that is used for office. The slab is 200 millimeters thick. Take A equals to 2 meters, B equals to 5 meters. Sketch the loading that acts along member BE and member FED. Okay? So, kailangan lang natin is sketch kung ano yung loading na nandun sa member BE at ano yung loading na nandun sa member FED. Okay? So, sige nga guys, let's solve this problem. Okay, so dito tayo. Okay, so, una natin gawin is i-identify muna natin kung ano ba tong slab na to. Is this a one-way slab or is this a two-way slab? Okay, so, again, para malaman natin kung one-way slab siya or two-way slab, okay, ang gagawin natin is i-compute muna natin yung L2 over L1 na ratio. Okay, so, ayun, so L2 divided by L1 is equals to, okay, so tingnan natin yung ating kwan, no? Okay, so ang sabi dito is take A equals to 2 meters and B equals to 5 meters. So ibig sabihin, itong side na to is 5 meters at itong side na to is 2 meters. Ito ay 2 meters. Okay, so ibig sabihin, since L2 natin is the longer dimension, then L2 is 5 meters. So this is 5 divided by
L1 natin is a shorter dimension, so this is 2 meters. Again, yung isang ano lang yung ating i-consider, hindi yung 4, kasi ito man yung ating support. Okay, so yung apat na ito yung support sa isang part ng slab. So this equals 2, this is 2.5, okay? So take note that 2.5 is greater than 2. Ano nga yung ating ano? Diba, pag greater than 2, then that is a one-way slab. Okay? One-way slab. So madali lang paghati-hati ng loading, guys. No? Siyempre, pag one-way slab, no? Again, ulitin lang natin, pag para sa member B, ito yung member B, no? Member B yung kailangan natin. Ito yung member B, ang kanyang bubuhatin na part ng slab is kalahati pamunta sa may katabi and kalahati pamunta sa may katabi. So, ayun. Okay, so obviously, yung ating maging loading dito will be a uniformly distributed load. So, ito na, nag-prepare na ako para sa member B. So, tawagin natin yung ating load dito as W at tatawagin natin siya as, yun nga, W. So, since naka-SI tayo, then ang kailangan natin yung unit dito must be in kilonewton per meter. Okay? So, ayun. So, i-compute natin ngayon kung ano ba yung value ng W. So, syempre, no, W natin is, yun na yung pinagsamang dead load tsaka live load. So, tatawagin natin siya WDL para sa dead load and WLL para sa live load. Okay, now, i-compute natin ano yung WDL or that is the dead load. Okay? So, sige nga, i-review muna natin yung problem sa taas. Ang sabi dito is, it is daw reinforced concrete stone slab. Ay, wait lang guys, no? Kung napapansin nyo, nag-assume ako na it is hinge at saka roller sa kabilang side. Bakit ako nag-assume ng ganon? Kasi ang ating framework, ang ating beams at saka girders dito ay parehong steel. Okay? Ito, the steel framework is used to support. So kung steel siya, hindi naman natin alam kung welded siya or bolted lang. So, in-assume ko na, di ba sabi ko kanina, we have to assume na lang. Kung hindi natin alam kung ano yung kung ng problem, then we can just assume. Kung hindi natin alam yung connection ng problem, we can just assume that it is bolted. So, well, so simply supported. Okay? So, ayun nga. So, nag-assume nga ako ng simple support. Okay, so, ayun. So, this is now a reinforced stone concrete slab. So, hanapin natin dito sa ating table yung lagi natin ginagamit sa dead load. Sa dead load muna tayo, guys, no? Reinforced stone concrete. Ayun, so may nakikita ko dito ng reinforced stone concrete. So, siguro ay markahan natin. Ayun. So, reinforced stone concrete ay eto. Ayun. SI tayo, so gagamitin natin ay 23.6. So, again guys, no, ating gagamitin ay 23.6. Ito yun, ito. Okay. That is reinforced na concrete stone. Okay. So, 23.6. So, punta tayo dito ngayon sa ating kuhan. Okay. So, sadali lang guys, ha? Okay. Okay. So, our dead load is ayun, this is 23.6. This is in kilonewtons per cubic meter. Ito yung ating unit dun. Ayun. So, of course, kailangan natin na unit is kilonewton per meter. Ito yung kailangan natin yung unit. So, kailangan natin mag-multiply ng 2 meter para makancel si square meter. At matira na lang ay kilonewton per meter. So, again, hindi natin gagamitin itong length na to. Itong length na to ay actually given sa problem. And this is yung BE man to, no? BE. So, BE is 5 meters. No? Pero hindi natin gagamitin yung 5 meters. No? Kasi yung ating kinukuha ng ating uniform distributed load is along this length. So, hindi natin i-multiply yung 5. So, ang kailangan natin i-multiply dito, since dead load man to, kailangan natin i-multiply yung thickness ng ating slab. Wherein, ang sabi sa problem, that is, the slab is 200 millimeters thick. So, that is in meter, that is 0.2. Ayan, 0.2 meter. Then, multiplied by, ayan, kailangan ba natin mag-multiply ng isa pang meter? So, ang gagamitin natin, since weight man na
weight man to ng slab na nire-resist ni BE. So, ibig sabihin, ang ilang multiply natin dito is yung tributary weight na nire-resist ni BE. So, bali that is, kalahati papunta doon, kalahati papunta dito. So, sa case na to, this will be 1 meter papunta doon and 1 meter papunta dito. So, this will be 2 meters. Okay? So, this is 2 meters. Okay? So, when we multiply that all, malalabas nating dead load, okay, ay 9.44, this is in kilonewtons per meter. Okay, so na-compute natin yung dead load, we can now compute for the live load. Ayun. Okay, so live load naman tayo, guys. Okay, so para sa live load, ang kailangan natin malaman para makapag-decide tayo ng live load, kailangan natin malaman yung occupancy ng floor. So, ano ba yung occupancy ng floor? Sabi dito that the floor is used for an office. So, hanapin natin dito yung ating live load para sa office. Okay? So, again, no, meron tayong dalawang klase dito ng office. That is yung lobby at saka yung offices. Okay? Office buildings man to. Pero since hindi sinabi na lobby siya, that means office siya. Okay? So, markahan lamang natin. So, this is office. So, ang gagamitin natin dito ay 2.40 kilonewtons per square meter. Okay. Dali lang, guys. 2.40. Okay. So, our live load now is equals to, ayan, this is 2.40. And this is kilonewton per square meter. Ayan. Yun yung unit doon kanina, no? Then, yung multiply natin siya ng isang meter. Okay? Para makancel si yung isang meter. So, ano yung multiply natin, guys? Okay, take note na yung live load is per unit area yun ng ating floor. So, take note na hindi mo natin pwedeng i-multiply yung 5 meter. Ito yung 5 meter. So, ang multiply natin is yung tributary width ni BE wherein yun nga, yung 1 meter sa may kabilang side and 1 meter sa may kabilang side. So, that is 2 meters. So, para sa live load, 2.40 multiplied by 2 meters and this is equals to, this is 4.80. This is in kilonewtons per meter. Okay? So, okay. So, makukuha na natin ngayon yung ating uniformly distributed load. Pag inad natin siya, that is 9.44 plus 4.80, ang lalabas nating W must be 14.24. Okay? This is 14.24. This is kilonewtons per meter. So, ito na yung ating load na ika-consider. Okay? So, lagay lang natin dito, guys, sa taas. So, this is 14.24 kilonewtons per meter. Okay, so mamaya, kailanganin natin, di ba nga, this is one-way slab man to. Okay, so pag, sa, yung question number 2 kasi, guys, is, wait lang ha. Yung question number 2 kasi dito is member FAD. Okay, so ito yun. So, kakailanganin natin yung, yung reaction galing sa girder papunta sa may beam, sa may point E, pati na din sa point B at saka point D. Ito yun, guys, no? Since sabi nga natin nga, this is a one-way slab man. So, since one-way slab siya, itong si girder, itong si beams, B, E, C, D at saka AF, ay yung susuport sa kanila is itong girder F, E, D at saka girder A, B, C. So, ibig sabihin nito, guys, is para sa pag-analyze natin mamaya kay girder FED, ito man yung second na question, girder F, member FED. So, kakailangan natin yung reactions galing sa beams sa may point A, sa may point F, at saka sa may point D. Point E, F, D. Okay, pati na din. Okay, yun lang. Yun lang. Okay, so, sige nga. Okay. So, since ako na naman natin yung load dito, sa yung load sa BE, then we can now compute for the reactions. So, di ba nga, this is symmetrical man. So, since symmetrical to, then ibig sabihin, hatiin lang ng dalawang reactions dito. Okay? So, sabihin natin yung reaction dito is R sub B. Ito is R sub E.
Okay? So, hahatiin ng dalawang reactions na to. Since symmetrical man yung ating beam, hahatiin niya yung ating resultant ng force na to. Okay, so paano pa yung pag-compute ng resultant? That's of course, that is 14.24 multiplied by 5. And that is, ang lalabas dito na resultant is, okay, 14.24 times 5. That is 71.2. 71.2. Okay. So, since 71.2 man yung ating resultant na force, then, hatiin nga ng dalawang ito, yung 71.2. So, lalabas na reactions dito sa baba ay 35.6. That is 35.6. So, wait lang guys, sakay. Medyo loading yung mabagal yung aking laptop. This is 35.6. This is in kilonewton. And same lang din sa R sub B, 35.6 kilonewtons. Okay, so pwede nyo i-screenshot guys yung solution para okay, so yan. Pwede nyo i-screenshot para mayroon kayong notes. Okay, so na-consider natin si BE. No? Pero before natin makonsider ngayon si member FED, kailangan muna nating mag-consider ng isa sa mga gilid ng mga beams. So sa case na to, i-consider muna natin si CD. Si CD kasi is nasa gilid siya na beam. Ito yun, no? Wait lang ha. Si CD ay nasa gilid. Nandito siya sa gilid. Kasi nga, may reaction man si girder papunta kay beam. So yun din yung reaction na yun. Yung ipapasa natin mula kay beam papunta sa girder mamaya. Okay? So, i-consider natin si CD. CD. Ayun. Okay? So, obviously, si CD din ay uniformly distributed load din siya. Yung ating magiging load dun. Okay? So, tawagin din natin tong W. So, this is also the dead load plus yung live load. Okay. So, again, W natin is equals to the dead load plus yung W live load. Wait lang, i-erase natin ito. Okay. Okay. W live load. Okay. So, unahin muna natin ulit si dead load. Okay, so take note, pareho lang naman tayo ng kuan, no? Pareho lang naman to ng material. This is reinforced complete stone. So again, 23.6 yung ating gagamitin. 23.6. Wait. Okay. So this is 23.6 kilonewtons per cubic meter. So again, kailangan natin i-multiply yung thickness ng ating slab. This is 0.2 meter. Then, kailangan natin mag-multiply ng tributary width. Take note, si CD man yung ating kinakonsider. And since si CD nga ay nasa gilid, ito, wait sa guys. Okay. So, since si CD ay nasa gilid, yung tributary width ni CD is kalahati lang dito. So, this is 1 meter. So, yun lang yung ating gagamitin na tributary width ni CD. Pati na din kay AF. Okay. So, yun tayo kay CD. Tuloy na natin dito sa mabay yung ating computation. Okay. So, this is 1 meter. 1 meter. Okay, so pag minultiply natin ito, ang lalabas natin na dead load is equals to, okay, so this is 4.72, this is in kilonewtons per meter. Okay, then para kay live load, same pa rin naman to na office, pa rin naman to, so ating live load pa din ay 2.40, yung ginamit natin kanina sa taas, ito yun. 2.40. Ito, 2.40. So, 2.40. This is kilonewton per square meter. Then, i-multiply natin sa tributary width, that is 1 meter yung kay CD. So, this equals to 2.40. This is in kilonewtons per meter. So, that is our live load. So, kapag ka-inad natin tong dalawa, ang lalabas natin is, of course, that is 7.12. This is in kilonewtons
per meter. At ito na nga yung load na mag-a-act ito sa ating member city, 7.12. So kung napapansin nyo guys, no, since kalahati lang yung tributary width nga ni CD compared sa kanina ni BE, since kalahati lang yung tributary width nga ni CD compared kay BE, ito si BE, then kung napapansin nyo, yung ating uniform distributed load kanina ay nahati lang din siya ng dalawa. So that is 7.12. Pwedeng ganun yung gawin nyo guys, no, pag nagsosolve kayo. So this is equals to 7.12. So ayun, so kunin natin dito yung ating mga reactions. So kung i-compute natin yung reactions, hatiin lang din niya yung ating resultant load neto. At to yung compute natin yung reactions, that will be, ang lalabas dito is 17.8 kilonewtons. Ito din ay 17.8 kilonewtons. Bakit 17.8 guys? It's because pwede natin i-compute yung ating resultant dito, that's 7.12 times 5, okay, then divided by 2. O di kaya, hatiin na lang din natin itong 35.6 dito sa may taas, di ba? Kasi nga, hati lang naman yung mga loads dito sa CD kung sa BE. Yun. So, ayun. Okay, so, pwede nyo i-kuan guys, screenshot yung ating solution so that you can have your notes. Ayun. Okay, so ngayon, pag-usapan natin ngayon yung pangalawang tanong. Wait lang. So, ang pangalawang tanong is, yun nga, sketch the loading that acts along member FED. Okay? So, wait. So, member FED. So, member FED tayo. Nasaan ba yung member FED? Ito yung guys, no? Ito yung member FED. Okay? Ito yun. Okay, so take note that member FED is a girder at ang binubuhat niya ay itong tatlong beams AF, BE, at saka yung si CD. So since binubuhat niya yung tatlong yan, then ang ating mga loadings dito, tama ba, ay magiging concentrated load sa point F, point E, at saka point D. Meron dapat tayong uniformly distributed load guys, kaya lang wala man binigay na details about sa weight ni member FED. So kung mayroon tayong binigay na details ng weight, kasama pa yun sa dead load. So, yun. Wait, ayusin ko muna to guys. Okay, so ito na guys, no. Nalagay ko na yung ating mga concentrated loads. So, bale, no, itong concentrated load na to, that is the reaction from beam. Ito galing dito sa beam na to papunta sa ating girder at point F. So this is, tatawagin natin siyang RF from beam. Okay? Ito ay tatawagin natin siyang RE. Tapos ito ay tatawagin natin RD. Okay? So yung RF natin, tama ba yung, wait lang ha. Yung RE natin is na-compute natin kanina. Ito yun, no? Ito. That is, ito yung ating reaction sa may beam BE. Okay, so that is 35.6. So, na-compute natin to. So, ilagay natin to dito. This is 35.6 kilonewtons. Okay? Tapos, na-compute rin natin si R sub D kanina. That is, yung R sub D nga natin is 17.8 kilonewtons. So, ilagay na lang din natin siya dito sa ating beam. Okay, so this is 17.8 kilonewtons. And, okay, so take note na our beam, our girder FED is symmetrical. So that means, kung 17.8 dito sa may kabilang side, then 17.8 dito sa may kabilang side. So this is 17.8 kilonewtons. Ayun, so ito na nga yung ating mga sketch ng ating mga loading. So hindi natin kailangan i-compute pa dito yung reactions kasi hindi naman na natin i-analyze yung poste. No? So hanggang dito na naman tayo sa girder. Okay? So, ito na yung ating mga loads na nag-a-act sa member FED. Okay, you can take your notes, guys. You can screenshot para meron kayong notes. Ayun. Okay, so ngayon naman ay isolve natin itong pangalawang problem, that is
Same pa din, pero ang nagbago lamang dito is yung value ng A at saka ng B. So now, no, same pa din naman yung problem, steel framework pa din siya used to support the reinforced stone concrete slab. Yung nagbago lang again nga, sabi ko nga, is yung value ng A, which is now is 3 meters, and yung value ng B is 4 meters. So ganun pa din yung kailangan natin makompute dito is yung kailangan natin i-sketch na yung loading that acts sa member BE at saka yung member FED. Okay? So, sa sige nga, no? Ngayon, no, ay i-compute muna natin, guys. I mean, let's first, wait lang. Okay? Let's first determine kung ito ba ay isang one-way slab or ito is a two-way slab. Okay? So, ayun. So, naroon natin dito yung problem, no? So, i-compute ulit natin yung wait lang ha. Lagayin mo natin dito yung ating dimension. So, B natin nga is 4 meters. Ito, B is 4 meters. And yung A natin ay 3 meters. So, A here is 3 meters. Okay, so let's now compute for the L2 divided by L1. So, L2 natin obviously is the longer dimension that is 4 meters divided by L1 natin is the shorter dimension that is 3 meters. So, ang lalabas dito is that this is 1.333 and this is less than 2, tama ba? So, less than 2 siya, therefore, this is not a one-way slab. So, this is two-way slab. Kasi ngayon, kasi ako guys, yung minememorize ko lang is yung sa one-way slab. Pag greater than 2, one-way slab na yun. Pag less than 2 or equal than 2, that is a two-way slab. So, hindi, ganun ba? Sa, memorize nyo lang yung one-way slab na condition. Greater than 2. Ganun, para hindi kayo magulohan. Okay? So, yun. So, this is two-way slab. So, ibig sabihin guys, kung two-way slab, that is mag-iiba yung ating tributary loading. So, di ba nga, ang gagawin natin is, okay, so, mula dito sa point na to, yung i-resist, kasi nga, pag nag-design ka ng two-way slab, ang mangyayari is, dapat itong mga girders at saka beams mo ay same elevation lang. So, ayun. So, yung ating maging tributary loading ay 45 degree na line, 45 degree na pot. Then 45, 45, 45, 45, 45, 45. I hope you understand what I mean. Di ba na-discuss natin yan kanina? So, ang gagawin natin dito is, i-divide natin ito, gagawa natin siya ng line natin ko 45, 45 na mga lines para mahati natin yung loading. Okay? So, sandali. Okay, so ito na guys, no? So, natapos ko na siya mag-drawing. So, lagyan natin siya ng dimension. So, ang sabi natin kasi dito sa ating problem is that itong side na to is 4 meters. Tapos, ito ay 33 meters. So, see nga, no? So, wait lang. So, lagyan natin itong dimension. This is 4 meters. Tapos, ito ay 3 meters. Same dito. This is 3 meters. Okay, so naggawa na ako ng mga 45 degree ng mga lines. Ito na yun. So, ibig sabihin, ang binubuhat ni member CD ay itong trapezoid na to. Ito naman yung binubuhat ni DE. Ito yung kay BE, kasama itong kabila. Okay? Ito yung kay CB. Ito yung kay BA. Ito yung kay AF. At ito yung kay EF. Okay? So, ang una nating problem dito is kailangan natin i-sketch yung loading that acts along member BE. So, si member BE muna tayo. Ito si member BE, no? So, that means si member BE ay trapezoidal yung kanyang load. Okay? So, bago natin naikuhan ay, di ba, tag 45 degree man to. Ito is tag 45 degree man to ng mga lines. So, ibig sabihin, guys, no? Mula dito, papunta dito sa may part na to, ito. This is 1.5 meters. So, kung 1.5 meters ito, guys, ito. Kung 1.5 meters ito, natang kong sabihin, this is also 1.5 meters. And 1.5 meters din ito, 1.5 meters. Pero since 4 meters man lang itong buo, so ibig sabihin, 1 meter na lang yung matitira dito sa may gitna. Okay? So, kailangan marunong tayo magkuhan, no? Okay? So, take note, guys. Okay, so BE man yung ating hinahanap dito. So, ibig sabihin, guys, we are now sure na si member BE, yung resist niyang load sa may point B ay 0, no? Kasi walang load na dito, di ba?
Tapos si point sa point E ay zero yung lyricist ni member BE. Malakas yung kanyang lyricist na load dito sa may point na to hanggang dito sa may point na to, yung 1 meter sa may gitna. Nandun yung ating kailangan makuha. So tatawagin natin itong ating load dito as W. Okay? Ito yung ating W. Ayun. So ang ating unit na kailangan dito is in SI. So this is kilonewtons per meter. Ayun. So sige nga guys, let's compute for the W. Okay? So W dito is the resultant na to ng lead load tsaka live load, no? So WDL plus W live load. Okay? Live load. Okay, so dead load muna tayo. Dead load. Okay, so same pa din naman itong material. So yung material natin is a storm reinforced concrete. So this is steel 23.6. Parang katulad lamang kanina ng ating kuan, ginagamit. 23.6 kilonewtons per cubic meter. Ayun, so para mawala yung ating dalawang meter dito sa may baba, then kailangan natin i-multiply yung ating thickness, that is point 0.20. Wait lang guys ha. Okay. Wait lang po. Nawala yung aking whiteboard. Wait lang guys. Okay, so para mawala yung dalawang meter sa may baba, no, ay kailangan natin i-multiply yung thickness ng ating slab, which is 0.2 meter. Diba? Ito yung ating thickness. And then i-multiply din natin siya ng ating tributary width sa may dito sa may part na to. So i-multiply natin guys, wait lang ha, is yung tributary width lang. Okay, sabihin mo yung ating kinakonsider. So yung ating kailangan i-multiply dito is mula dito na width hanggang dito, kasi ito yung maximum na load na nire-resist nga ni member BE sa may, yung maximum nga na load is nag-a-act dyan sa may 1 meter sa gitna. So ito yung ating i-multiply na tributary width. So sa case na to, this is 1.5 papunta dun and 1.5 papunta dito, so this will be 3 meters. Okay? So, multiply natin ng 3 meters. So, ang lalabas natin na dead load dito is equals to wait lang guys ha. So, dead load is 14.16. This is in kilonewtons per meter. I-recheck ko lang by using this calculator na 14.6, 23.6 times 0.2 times 3, so this is 14.16, tama. Okay, so the dead load pa lang yun guys. So, we are going to compute now for the live load. So, WLL, okay, wait lang. Okay, W live load natin, of course, same pa rin yung kanina, no, di ba? Ang ginamit natin kanina ay 2.40, so 2.40, this is in kilonewton per square meter. Para kasi ito sa office building. Okay? Then, i-multiply natin ito ng tributary width pa din. So, 3 meters pa din yun. And this is equals to 7.2. This is in kilonewtons per meter. So, this is the live load. Okay, so na-compute natin yung dead load tsaka live load. We can now compute for the W na dapat mag-a-act nga sa ating beam or member BE. So, the W natin is 14.16. Plus 7.2, that is 21.36. This is in kilonewtons per meter. So, ayun guys. So, sulat natin dito, 21.36 kilonewtons per meter. Okay? So, okay. So, ito na yung load na nag-a-act sa member BE. Pero kailangan natin kunin siguro si reactions dito. Kasi mamaya, no, ay kailangan nating ilagay nga yung reactions galing sa mga beams at saka sa mga, di ba, pag kinonsider natin si FED mamaya, ay kailangan, eh, nakakonnect man siya sa mga beams BE, CD at saka AF. So that means na kailangan natin maglagay ng mga concentrated load mamaya dito sa may point E, point D at saka point F. So, ayun. So, kunin natin ngayon yung reactions sa may point B at saka point F. Ayun. So, ito yung ating reaction sa B.
at ito yung ating reaction sa E. So take note na symmetrical man yung ating loading. So ibig sabihin, hatiin lang ni RP at saka ni RE yung ating resultant load na yung ating resultant load sa beam na to. So kunin muna natin yung ating resultant load. Di ba nga, yung resultant load natin is actually just the area of this load. So sa case na to, kukunin natin yung area. Okay? So yung area natin is, di ba nga pag area ng trapezoid, that is yung average muna ng dalawang parallel na sides. So yung average na to ng dalawang parallel na sides, resultant is equals to, yung ating average na dalawang parallel na sides is 1. 1 yung isang side. Yung kabilang side ay 4. That is 1.5 plus 1 plus 1.5. That is 4 meters. Meters tong dalawa. Divided by 2. Ayun. Then, i-multiply natin siya sa height. Ito yun. Itong height. Which is 21.36. 21.36 kilonewtons per meter. So, makakansa si meter, kilonewton ang lalabas dito na resultant. So, ang lalabas na resultant natin dito is 53.4. So this is 53.4. This is in kilonewtons. Okay? So makukuha natin yung reaction sa B at saka sa E kasi nga same lang naman yung kayo ng nire-resist na load. So ibig sabihin, hatiin lang natin yung 53.4 into 2. So 53.4 divided by 2, that is 26.7. So this is 26.7. And this is also 26.7 kilonewtons. This is in kilonewtons. Okay? So, yun na guys. That's for member BE. Okay? So, you can screenshot para the solution, para meron kayong notes. Ayan. Okay? Sige guys, paki-screenshot. Okay, so now, no, take note na mamaya, no, sa letter B, okay, sa problem na to kasi, kailangan din natin makompute yung loading sa my member FED. Ito yun. So, ito yung FED. So, di ba nga, sabi nga natin nga yung FED na to ay may contact kay BE, CD, at saka kay AF. So, that means, kailangan din natin i-consider isa sa kay CD at saka kay AF. So, ayun. So, i-consider natin yung isa sa dalawa. Si B kasi na-consider natin kanina. So, ngayon naman, i-consider natin si CD sa may gilid. No? Para sa ang kailangan na natin dito makuha is yung sa reaction sa may D. Okay? Yung reaction lang sa may D yung kailangan natin makuha. Okay, so, ayun. So, again, tawagin natin itong W. Ayun. So, this is dead load plus live load. So, tingnan natin mamaya guys kung itong bang W na to ay kalahati lang din ng 21.36. Kasi I think kalahati lang din siya. Pero say, i-compute lang natin para sure. So, our W dito is equals to W dead load plus W live load. Okay? So, W dead load natin is, ano nga yun? 23.6. This is in kilonewtons per cubic meter. Then multiplied by thickness ng ating slab, 0.2 meters, multiplied by tributary width. Okay, so since, okay, so sige nga, tingnan natin na, although matagal itong part. Tingnan natin. Okay, yung tributary width natin para kay CD ay ito lang, ito. So that is actually kalahati lang 3 meters. So that means 1.5 meters yung ating tributary width. Okay, so this is 1.5 meters. So, ang lalabas natin dito na dead load is actually equals to 7.08, this is kilonewtons per meter lang. Okay? Okay. Then, para sa live load, okay, that is 2.40 pa din yun, di ba guys? 2.40 kilonewton per square meter. Then, i-multiply natin siya sa tributary width na 1.5 meters, and this will become equal to 3.6, this is in kilonewton per meter. Okay, so ang lalabas natin dito na W is equals to 7.08 plus 3.6, that is 10.68, this is in kilonewton per meter.
Okay. So, ayun. So, tama ba guys? Na-divide lang din into 2. Diba? Sabi ko nga kanina, maaaring divide. So, 21.36 yung kanina, 10.68 ngayon. So, na-divide lang siya into 2. So, W natin dito is 10.68 kilonewtons per meter. So, ngayon, pagkukunin natin yung, pag kinuha natin, yung resultant dito, pakicompute nyo na lang guys, pero ang based sa aking computation, ang lalabas na resultant must be 26.7. So, 26.7, hatiin ng resultant dito. Hatiin ng dalawang reactions dito sa C at saka D yung ating resultant. At ang lalabas natin dito na reaction sa C at saka reaction sa D is equals to 13. Okay, wait lang guys. Masyadong magulo yung... Okay. This is 13.35. This is in kilonewtons. Okay, so yan na. So, anuin natin yun guys ha. Okay, so ngayon no, i-consider natin si member FED. So, si member FED ay ito. Okay, ito yun si member FED. So, bali no, yung mga members na nagbibigay ng load kay member FED ay yung mga yung tatlong beams, si BE, si CD, at saka si AF. So, ibig sabihin, ito na yun, itong tatlong concentrated load na dito, sila na yung reactions galing sa tatlong beams. So, tawagin natin ito as R sub F. Okay? Ito is tawagin natin as R sub E. At ito is tawagin natin R sub D. Na nakompute natin ito kanina, R sub E nga natin ay ito, this is 26.7. Si R sub D na computer rin natin kanina is 13.35. So, symmetrical man to, then therefore, si R sub F ay 13.35 din. Okay, so ang kailangan na natin malaman ay eto at saka eto, wherein same lang din sila. Okay, so i-compute natin si W, that is W dead load, plus W live load. Okay? Okay, so unahin muna natin ulit si dead load. W dead load is equals to, same pa rin naman itong material, 23.6 pa rin to, this is kilonewtons per cubic meter, then multiplied by the thickness ng ating slab, 0.2 meters, then i-multiply natin siya sa ating tributary width ng, ito yun guys. Dali ha. Medyo naglululing talaga. Ito yung guys, which is 1.5 meter to. Diba ka kasi 45 degree man itong angle natin. So, 1.5 meter ito. Okay. So, 1.5. Dali. Okay. So, this is 1.5 meters. So, the dead load is equals to, ang lalabas natin dito is 7.08 kilonewtons per meter. Okay, and para naman sa live load, guys, that is, again, pareho lang yon 2.40 kilonewtons per square meter para sa office building, then multiplied by 1.5 meters, then ang lalabas neto is 3.6, this is in kilonewtons per meter. So, ayun, kapag ka-inad natin tong dalawa, okay, sandali lang guys ha, kasi nag-loading talaga yung laptop ko. Ang dami kasing naka-open ng mga ano software. Ayan. So, ang ating W dito, again, is equals to 7.08 plus 3.6, that is 10.68, this is in kilonewtons per meter. So, ayun. So, na-compute na natin yung W. Okay? And that is nga, equals to 10.68. Isulat lang natin dito, guys. So, our W is 10.68. Ito nga is 10.68. This is kilonewtons per meter. Kilonewtons per meter. Okay? So, I hope you understand yung discussion natin. Please comment na lang if you have questions. And we can conduct a consultation virtual meeting para sa
mga questions niyo guys. So ayun, so yun, so ito na nga yung sagot natin sa mga problems. So that's it guys. So ayun, so I hope na naintindihan niyo yung ating mga pinagsasabi ngayong araw. Medyo stressful itong araw na to, no? Anyway, so that's it. So we'll see each other again sa next video. Ayun, so marami pa tayong mga pag-uusapan na about sa structural theory. So ayun guys, bye-bye. Good night.